Hello everyone. Oh, meron tayong ngayong gagawing bago. Gagawa tayo ng full wave center top rectifier. Yung AC gagawin nating DC. So meron tayo dito setup transformer na center top. Ito. 6 volts, 0 volts, 6 volts. Nakakonekta na siya sa 220. Gagamitan natin ng oscilloscope. Ang mame-measure natin sa oscilloscope, voltage peak, voltage peak to peak. Sa tester, ang na-measure dito, voltage RMS lang. Sa oscilloscope, meron din voltage RMS. So, pag nag-measure ka ng tester, voltage RMS yan. So, dito, ito yung ating transformer. Ito ba? Transformer natin, anong klase? Ito ay step down. 220 to, ano yung voltahe dito? 6 volts, 6 volts. Pag mag-measure tayo dito ng voltage, so expect natin mga 12 volts, di ba? Kinabit ko na. Tingnan natin kung anong voltahe. Ayun. Meron siyang hindi masyadong maganda yung sine wave. Medyo putol. Pero okay pa rin. Ayan ang kanyang mga parameters. Nung kabitan natin ng oscilloscope dito, nalaman natin na sine wave, AC, yung nakuha natin. Diba? At saka, eto na ang kanyang data yung nakuha natin sa oscilloscope. Voltage peak to peak, voltage peak, voltage RMS. Eh, sa oscilloscope, kitang-kita yung sine wave, oh. Okay. Pag-aralan natin yung sine wave, ano ba yung mga nandyan? Meron yung voltage peak, positive, voltage peak, negative. Diba? Meron ding voltage RMS, ito yung na-measure sa tester. Yan ay nasa parting malapit sa tuktok. Halos 70% siya. Ito na may mga data. Ang according to the theory, gamitan natin ng computation. Paano masolve ang voltage RMS? 0.707 times voltage peak. O substitute lang natin yung value from oscilloscope. 18.75 voltage peak. Yun. Ay 13.256 volts voltage RMS. Ito yung voltage na malapit sa tuktok na may measure sa tester. Voltage peak to peak, dalawang voltage peak. Kasi ang sine wave, mayroong positive voltage at may negative voltage. Voltage peak positive, voltage peak negative. Dalawa nun, 37.5 volts. Yan yung tinatawag na voltage peak to peak. So, yan ang ating sine wave. Talaga bang 13.4 ang BRMS niyan? Eh, sukatin natin sa oscilloscope. Nasa ano pala sa tester? Sukatin natin sa tester. Sukatin natin. AC. Ayan. AC 200 volts. Oh, mga 13.0 volts. So, 13 volts siya. Diba? Malapit sa 13.4. So, dito sa ating circuit, nasukat natin 13.4 sa oscilloscope, 13.2 sa computation, 13.0 sa tester. Eh, alin dyan sa tatlong yan ang accurate? Sa oscilloscope, sa computation, sa theory, o sa tester? Voltage yan lahat, ha?
BRMS. Alin dyan? Ay, ito na lang. Sa oscilloscope, 13.4 volts. O, yan talaga yung voltahe ng nasukat nating sine wave. Iko-convert natin itong sine wave na ito sa DC. AC to DC. O, yun ang gagawin natin, di ba? Iko-convert natin. At itong gagamitin natin, ito, center tap, 6 volts to 0 volts, 0 volts to 6 volts. Connect tayo dyan ng oscilloscope. Tsaka dito. Tigisan channel. Channel 1, 0 volts to 6 volts. Channel 2, 0 volts to 6 volts. Dalawang channel ng oscilloscope kakabit natin dito. Tingnan natin kung anong waveform. Kung anong voltahe niya. At anong itsura ng waveform niya. Ayan, nakakabit na. At umuulan na. O. Tingnan natin channel 1. Ayun. Yun o. Sine wave din siya. Diba? Ito channel 1, 0 volts to 6 volts. Ito yung harap ng transformer, 0 volts, 6 volts. Ayun siya o. O. Yung channel 2. Ito naman, 0 volts to 6 volts. Ito yon, 0 volts to 6 volts. Yun o. Ibaba natin. Nakababa na. Yung isang channel, ayun. Channel 1. Channel 2. Anong napansin mo? Di ba ano siya? Out of phase. Out of phase siya. Dito. Ganun ang wave niyo. Sa kabila, baliktad naman. Ganun naman, no? Pabalik. Yun, no? Yung pause natin, ha? Yun, no? Out of phase siya ng 180 degrees. Ano ba yung out of phase na yan? Di ba sa arithmetic, sa mathematics ng high school? Yung angle, di ba yan? 45 degrees. X-axis. Sa y-axis, pag umabot na yung angle dito, 90 degrees yan. Di ba? O pag dito, 180. Pag dito, 270. Dito, 360 degrees o 0 degree. O. Dito naman sa phase shifting, mathematics ng sine wave, may 90 degrees dyan, no? Hanggang dun. 180, 270, 360. Yung unang wave natin, ganyan. Diba? Channel 1. Yung pangalawa, baliktad. So, kung ito, 180, yung ganyan, 90. Yung ganito, uy, ano ito? Ulot. 180 degrees. Parabola. So, siya, 180 degrees out of phase. Kung siya in phase, ito yung unang sine wave, dapat, nandun din siya sa pangalawa. Nakasanib lang, nakapatong. Kung out of phase, o ganito, kung yan yung unang wave, 180 degrees out of phase, nandito siya sa 180, di ba? Doon, no? 180, dito siya. Eh, yung isang wave niya nasa ilalim. Oh, kaya 180 degrees out of phase. Out of phase. Wala sa linya. Ang gusto natin mangyari dito,
Sa channel 1, ito yung channel 2. Tanggalin natin ito. Negative voltage peak. Doon naman sa kabilang channel, ito namang naunang negative voltage peak. Anong gagawin natin? Okay? Gagamitan natin ang diode 1N4007. Gagamitan natin ang diode. Okay? Ay, tingnan natin kung anong mangyayari sa ating waveform. Silipin natin. Sa channel 1, ayun. Oh. Ayusin natin. Channel 2, iyon. Medyo kulot. Ayusin natin. Oh. Medyo kulot ang linya. Yan ang nangyari. Natanggal yung negative voltage. Sa kabila, natanggal yung negative voltage. Pag sinanib mo, patong natin, oh, yan ang ngayon ang kanyang waveform. Diba? Nawala na yung negative voltage. Anong nakuha natin? Meron siyang BRMS 4.5 volts. Voltage mean 2.88, maximum voltage peak 8.7, minimum wala. Wala na yung minimum voltage niya, yung negative voltage halos negative 390.6 millivolts. Voltage peak to peak 9.1, 9.3. Diba? O, yan na ngayon ang ating waveform. Nawala na yung negative voltage. Ano nangyari? Bakit nawala? Ito ang dahilan kung bakit nawala yung ating negative voltage. Dito, di ba dito? Ano pa yan? Sine wave? Sa kabila, baliktad na sine wave. Pagdating dito, nag-connect tayo ng oscilloscope, channel 1. Ang nakita natin ganito, nawala na yung negative voltage. Bakit? Bakit nawala yung negative voltage? Dahil sa diode. Takbo ng kuryente ay clockwise. Ibig sabihin yan, yung kuryente, tumatakbo siya papunta dito. 6 volts, diode, oscilloscope, then ground. During the reversal of the wave, wala. So, first half cycle, meron. Pangalawang cycle, yung negative cycle, wala. Pabalik. Dito naman sa kabila, ito, medyo nito eh. College level. Ha? Yung tinatawag na Maxwell Mesh Method Analysis. Wala eh, pang-college ito eh. Mga nag-aaral ng electrical electronics engineering. Circuit analysis. Hindi may papaliwanag ng ordinaryo ito. Pang-college, ganyan din oh. Takbo ng kuryente. Ayun, wala na siyang ink. Paganyan. Counterclockwise. Negative voltage, na-chop niya. So, ibig sabihin lang yan, nag-reverse yung sine wave. Ito na ngayon negative, mauning negative sa positive. Takbo niyan, forward bias ang diode. Then, during the reversal of the wave, wala. Hindi natin masyadong paliwanag ito, pang-college ito. Diba? Mesh method. Counter, negative, current. O yung direction ng current, pabalik. O yung ibig sabihin, dito naman, clockwise. O tama yung direction ng current, forward. O, anong ngayon ng kanyang ano, waveform? Ako, wala ng ink. Ito, yun no? Nawala yung ilalim. Yun na lang natira. So pag pinagsama mo yan, channel 2,
Ganyan, no? Magiging dalawang bundok. Dalawang parabola. Napagsama mo yung dalawang positive voltage. Yan ang tinatawag ngayong rectification. Isa na yung direction. Because of diode. You know, forward, papuntang to the right. Na wala na yung pabalik na direction. Yung negative voltage. Pabalik na direction yun eh. Puro forward. Yan o. Ito yung negative. Forward na lang. Forward. Dalawang bundok na yung natira. Dalawang parabola. Diba? Yan tinatawag yung rectification. Ito na ang full circuit diagram. Nagsanib na ang puwersa ng dalawang rectifier diode. O, yan ngayon ang connection niya. Nalagyan natin ng oscilloscope sa ground. O. Anong waveform niya? Yun. Isa na. Isang channel na, di ba? Dito. Bakit siya full wave? Rectifier. Eh, di ba yung positive at saka negative? Nagamit natin. Kaya siya full wave rectifier. Positive at negative half cycle ng ating wave. Di ba? Ito. Yung pabalik na reverse direction tsaka yung forward direction during the positive half cycle at negative half cycle. Okay? Naging full wave siya. Full wave rectification. Bakit rectification? Na-convert na natin yung AC to DC. Yan o. Isa na yung direction. Wala na yung pabalik na direction. Wala na yung negative voltage. You know. So, ang current flow niyan diretso sa oscilloscope. Pabalik sa ground. Yung kabila, ganun din. To the diode. And then, to the oscilloscope, to the ground. Sinasabi natin dito, during the forward bias, positive half cycle, during the negative, wala. Ito naman kabila ang gagana. Positive half cycle, meron. During the reversal of the wave naman, papunta siya doon, oscilloscope, wala. Wala. Hindi siya makakapasok. Yun ang ngayon ating sine wave. Naging half wave na dalawa. Tingnan natin. Ayun o, meron siyang RMS 6.3 volts. Yun yung RMS niya. 6. Nabago na yung frequency, 119.9 o 120 Hz. O frequency na niya, 120 Hz. Voltage peak to peak, 8.5 minimum. Wala na yung minimum. Yun yung negative voltage. Diba yung minimum niya, yung ilalim negative. 195.3 millivolts. At ang maximum niya, 8.9. Eh, yun yung sa ating division, 5 volts per division. Halos 8 siya, di ba? Isang box, 5 volts. Ano pa nandito? Ay, madali na yan. Period, 8.337 milliseconds. 1 over frequency yan. Period. Ang meron na dito, yung tinatawag na voltage mean. 5.655 volts. Ano ba yung voltage mean na yan? Yan yung equivalent voltage DC. Makukompute natin yan, yung voltage average. Ito yung given sa oscilloscope. Voltage peak, 8.94. Yung pi, constant yan. Sa math yan, 3.1416. Ang voltage average, yung equivalent DC voltage ng dalawang bundok, dalawang parabola. So, nakuha natin dyan, 5.65 volts sa oscilloscope. Itong formula na voltage mean, DC, average. Iisang ibig sabihin yan. Equivalent voltage, direct current.
o voltage average. 2 times voltage peak over pi. Yan ang formula ng center tap. Sa center tap lang ito. O ito, substitute lang, 2 times 8.94 divided by constant pi. Oh, voltage mean is 5.69 volts. Medyo ano siya, close do sa oscilloscope. 5.65 volts. Okay, pag-compute ng voltage mean. Ang kulang lang dito sa wave natin, i-smooth natin yung waveform. Kasi direct current nga siya, kaso pulsating direct current siya. PDC, pulsating, yun know. I-smooth natin. Gusto nating ma-achieve ito. Smooth, straight DC. Ano gagawin natin dito sa circuit? Lalagyan natin ng capacitor dito. So, ganun din ang takbo ng kuryente. Punta sa capacitor. Siya naman magsusupply sa oscilloscope, pabalik sa ground. During the negative reversal of the wave, wala. Diba? Ganun din dito. Ganun takbo, papuntang capacitor, charge ang capacitor. Pag nag-discharge na siya, fully discharge. Full charge, full discharge, discharge siya sa oscillator. Sa oscilloscope. O, yun yung supply ngayon ng oscilloscope galing sa capacitor. Yun na ngayon yung ang function ng capacitor. So, yun ngayon magsusupply sa load. Ang load natin dito yung oscilloscope eh. Diba? Nawala na naman ang ink. At yan yung output. Wala na yung ano? Wala na yung kanyang humps to, nawala yung humps niya, natapalan yun, naging straight na siya dahil sa capacitor. Nilagyan ko ng capacitor yan, yun o. O, yun ang ngayon ang ating rectifier. Meron na siyang BRMS na ayun o, 8.409. Tumaas ang BRMS dahil sa capacitor. Nakataas siya ng voltage. Voltage minimum 8.2. 8.2. Voltage maximum 8.7. Napansin mo? May voltage minimum. Kasi meron pa siyang AC current sa linya ng DC line. Hindi natin masasabi ng pure, smooth. Ano yan? Direct current. O, meron pa rito. Okay. Voltage mean. 8.451. Halos pareha sila, di ba? RMS tsaka mean. Yun. Smooth na siya. Tingnan natin yung ano, ripple voltage. May ripple voltage yan. Lakihan natin. Pa, di makita. Walang masyado ripple voltage. You know. Wala. Di natin makita. Okay? Meron na tayong rectifier. Ito yung una kong ginawa, yung half wave. Isa lang yung diode. Oh. Diba? Dalawang linya, dalawang linya. Half wave siya. At yung bago, yun. Dalawang diode. Input niya tatlo. Center tap, diba? Halos parehas din. May jumper. May jumper settings din. Pag tinanggal ko yan, yung load natin, yung LED, mawawala yung load. Pag nilagay ko, magkakaroon ng load. Yun na ibig sabihin ng jumper na yun. O, itingnan natin ang ating bagong rectifier sa oscilloscope. Ayun, o. Natin. Yun. Ayun siya.
siya ay may jumper o may load. Yun o, medyo mo noisy, di ba? Noisy o. O, noisy siya. Pag tinanggal ko yung jumper, yun o, yun, medyo kalmado yung wave. Pag may jumper o may load, yung LED, yun o, medyo umaalon. Nagkakaroon ng yung ripple voltage na konti. Pero wala halos eh, oh. Yun, oh. Yun lang makikita mo. Wala siya ripple voltage. Kahit may load. Oh, yun na ngayon yung final value. Voltage minimum 7.617. May voltage RMS 7.771. Voltage mean, voltage DC 7.76. Voltage maximum 8.2. Voltage peak to peak. Wala nang voltage peak to peak. 'Di ba? Maliit na halos 3. Gumagalaw-galaw siya, oh. Unstable yung ano. Umaalon yung wave kasi nga nagiging noisy siya pag may load. 'Di ba? Pag walang load, medyo kalmado yung wave. O, yan. Frequency? Ah, wala na yung frequency. Kasi, eh, flat line na siya eh. DC na. Na-achieve na natin yung ating ginawang rectifier. Full wave, center tap, rectifier. Okay? Thank you!